Hi viewers, ngayon naman po ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga ginagawa ko sa aking trabaho. Okay po? Let's go and make complicated things work smoothly. Ito po ay isang oil heater na galing po itong ibang bansa. Dumating po ito dito sa amin na fabricated na po at kami na lang ang mag-a-assemble. Bali, 2 linggo na po namin ina-assemble ito. Ayan po, makikita nyo naman. Meron po siyang tangke na mataas. Ayan po. So, ina-assemble po namin yan, pero hindi pa namin masyadong hinigpitan yung mga bolts niya kasi gusto muna namin mailagay sa tama yung kanyang posisyon. Okay, ito pong heater na ito ay ang kanyang pong function nito ay magsusupply po siya ng langis na mainit doon po sa aming molde kung saan po ang ginagawa naman po ay ang mga composite materials. So yan po ang maging purpose niyan pagka nayari po namin papunta po sa molde para uminit po ang molde. At ngayong araw na ito ay amin na pong ipo-full tight ang lahat ng mga bolts. So tara na po at kami po ay inyong samahan sa aming pagtatrabaho. Let's view it. Una po sa lahat, bago po kami magsimula, ay sinisigurado po na namin muna ang mga gamit na aming gagamitin ay naka-prepare na po lahat. Kasi po, nakikita nyo naman, nasa taas po ang aming area, kaya mahirap po mag-akyat baba kung kailanganin ng mga gamit sa pagtatrabaho. So, sinisiguro po namin na lahat ng aming kakailanganin sa taas ay naka-ready na po lahat para smooth lang po ang takbo ng aming pagtatrabaho. Pangalawa po ay binibigyan ko muna sila ng instruction kung paano namin gawin ang pagtatrabaho ng maayos at ligtas. At ako mismo bilang nangunguna sa kanila ay ginagawa ko yung aking sinasabi. At habang kami nagtatrabaho ay sinisiguro kong nabibigyan ko pa rin sila ng instruction kung paano ang magposisyon ng kanilang sarili ng tama upang hindi sila madulas at mahulog or matamaan ng mga gamit or mapukpok ng kung anumang matigas na bagay. At sinisiguro kong maging interesting at hindi boring ang aming pagtatrabaho. Paminsan-minsan ako'y nagkikwento, nagbibiro, mapatawa sila upang hindi nila maramdaman ang pagod at ang bigat ng aming ginagawa. At bilang nangunguna sa kanila, ako ang may responsibilidad sa magiging outcome ng aming trabaho. Kaya sinisiguro ko mismo personal kung gaano ka higpit ang aming ginagawa upang hindi magkaroon ng leakage pagka pinasukan na po
ng high pressure. At personal ko rin tinitsak na nakalagay ng maayos ang gasket at mahigpitan ang mga tornilyo ng balanse paikot. At habang kami nagtatrabaho ay patuloy ko silang ini-inspired sa pamagitan ng pagko-communicate sa kanila, maging ito ay patungkol sa trabaho or ito ay patungkol sa kanilang mga personal na mga karanasan. Ipinapaliwanag ko sa kanila na napakakomplikado ng aming ginagawa sapagkat kung hindi namin ito nahigpitan ng maayos at ayon sa pagkasunod-sunod, ito'y maaring mag-leak at pumutok pag ito'y pinasukan na ng mataas na pressure. So, ang technique po pagka naghihigpit ng tornilyo ay dapat po paikot at sunod-sunod. Pagkatapos kong masiguro na pantay-pantay na po
ang tornilyo. Akin rin pong itong gigitan ng mas malakas pa na ganun din pong paraan. Pantay-pantay, sunod-sunod, paikot. Ipinapakita ko rin po sa kanila na ang aking inuutos sa kanila, ito ay doable sa pamagitan ng aking paggawa mismo personal para malaman nila na hindi ko lamang sila pinapagawa o pangpahirapan, sapagkat ito ay nagagawa ko rin, kaya rin nilang itong gawin. Pagka nagkakaroon ng tensyon sa trabaho at nararamdaman ko ang init ng bawat isa, sinisigurado kong ito'y mapahupa agad upang patuloy kaming magtatrabaho ng maayos. Pagka may isang ka-team na nararamdaman kong lumiliban sa trabaho, kinukuha ko ng atensyon nito sa pamagitan ng pagtawag sa kanya at pag-utos kahit anong bagay. Don't touch there, ha? Push, only push my... This one, please. At sinisiguro kong bigyan siya ng compliments pagka nagawa niya ang inuutos ko sa kanya. You're such a good guy. Oh! Esara! Thank you.
ba yan? At kung sila naman ang gumagawa, sinisigurado kong nakamasid pa rin ako para maituro sa kanila kung paano gawin ang isang kompligadong bagay na ito'y maging maayos. Talagang ganyan lang kami guys, masaya lang kami nagtatrabaho para hindi kami mapagod sa maghapon. Bibiruan habang nagtatrabaho. Pero nandun pa rin ang safety. Safety first pa rin palagi. Ito lang naman para ma-share ko lang naman sa inyo yung isang araw sa buhay namin bilang mga trabahador sa ibang bansa. Okay guys, until next post, ingat kayo!